Ganito lang yun eh. Ano yung mas maganda? May 5 grams pa, kaya ka nga nagbabalansin ng gulo, may 5 grams pa, o sa wala na. Yun lang, kahit di na kayo retirement, kaya yun lang kung isipin nyo, di ba? Magandang araw po. Talangayin po natin ngayon yung tamang pagbabalance ng gulong. Pag bumili po kayo ng gulong, automatic ibabalance yan. Kailangan natin ng wheel balancer. May dalawang uri po tayong ginagamit na wheel weights. Okay? Ito yung clip type. Tinatawag na clip type. Ito naman yung tinatawag na stick-on na wheel weights. Paano po ba inilalagay ito? Inilalagay po ito sa soft spot ng gulong ninyo. Hanapin ng machine yan kung nasan yung soft spot niya. O kaya nasa 12 o'clock ang machine. Ayan, ganyan. 12 o'clock. Doon po natin ilalagay yung mga wheel weight. Yung machine po yung mismo magtuturo sa atin kung saan ilalagay yung tingga. At mayroon po tayo dalawang uri ginagamit. Yung mugs at yung rim type. Ito rim type to eh. Bakal steel rim. Saka yung mga mugs. Ayan, depende po yan kung ano itsura nila, anong disenyo nila. Doon tayo magde-decide kung anong gagamitin. Kagaya nito, steel rim. Lahat po yan, ang ginagamit po dyan, clip type. Di po pwedeng lagyan ng stick-on, yung dikit. Dito. Hindi po pwedeng lagyan ng ganyan yan. Ayan, dinidikit yan eh. Yung clip lang siya, yung ginagamit na. Pero pagka mga mugs naman, ayan, kagaya po niyan. Toyota po ito. Pero may kanal dyan. Tingnan niyo, silipin niyo yung mugs niyo. Parang may ganyan. Pwede po yan siyang clip type, pwede yung stick on. Ayan o, may stick on siya. Pero ang ginagamit namin dito, yung sa rear side niya, clip type, tapos sa inner side ng mugs nyo, stick on, ginagamit namin. Kaya depende yan kung saan lalagay yung tingga. Meron naman yung clear lang dito. Ito, meron akong sample dito. Ayan. Clear naman po yan, di pa pwede yung clip type dito kasi nakasabit yun eh. Wala siyang pagsasabitan. So, ang tingga na gagamitin sa kanya is stick on lang talaga. Ayan, pinakadikit. Inner check outside ng mugs. So, yun, balik tayo doon. So, yun, yung iba't ibang uri po ng mugs o rim na pagbabasihan natin kung ano ilalagay nating wheel weights. Okay? Si stick on, no? Bago i-balance yan, halimbawa may nakadikit yung luma nyo, papalit kayo ng gulong. May nakadikit dyan, tatanggalin mo lahat dyan. Si clip type naman, ayan ganyan, yung luma nyo, pwede pa ibalik yan. Maga, pag sumaktoy mo sa inihingi tingga, sa inyo wala na kayong babayaran tingga, di ba? Kaya kung may mga ganito kayo, yung luma, ipatabi ninyo. Okay? So yun, start na po tayo. Paano ang pagbabalance? So yun, may setting mo yan. Ayan o. Ganyan. Kung stick on gagamitin nyo. Kung clip type. Ayan. Kaya gagamitin natin yung clip type siya. Bago susukatin natin to. May sukat to yan. Tamang sukat. Yung distansya niya sa rim, yung lapad, tsaka yung rim size or mag size ninyo. Ayun po yung sinusukat. Bago natin pa-i-coating yan. Yan, kagaya niyan. 75 dito sa inner. Lalagyan dyan natin lahat ng 75 grams. Dito po sa outer ng mugs ninyo, 0-0 na, hindi natin lalagyan ng tingga dyan. Ayan, sa amin, may tumutunog eh. Ibig sabihin, ito na yung nasa top niya, naka 12 o'clock na, ito po yung pinaka soft spot ng gulong natin.
Hindi ko siya lalagyan ng 75 kasi para mayroon kayong idea kung ano nangyayari dito. Yan, ididikit niya yan dyan. 12 o'clock. Kaya tayo naglalagay ng tingga para mabalansi nga yung bigat doon sa magaan na parte. Okay? May ibutin natin yan. So yun, dito na, marami na pong nagkakatalo rito. 15. Pag iniikot natin yan, ayun, nasa 12 o'clock na ulit siya. Pag nandito yung tingga, ibig sabihin, magdadagdag po tayo ng 15 grams. Okay? Ayan, paano naman ho kung tingga nandito? Ayan. Dito ha, nagkaroon ng 15 yan at nandito tinggaan nyo, hindi po ibig sabihin yan, magdadagdag po tayo rito ng 15 grams. Okay? Pag nandiyan dyan po yung tingga, inilipat po natin yan, igagano natin yan. Inilipat natin, natansyayin natin ng 15 grams. Yan. Inilipat natin papunta rin sa 12 o'clock. Pag ganito. Oh, ayun po yung discarte dun ha. Pag dito yung tingga, inilipat natin pag ganon. Konti lang, mga 15, yung agwat niya, 15 grams. Ulitin ko, hindi po tayo ulit magdadagdag dito, ha? Ayan. Kasi, oh, yung tingga na niyo, saan ilalagay yan? Doon po sa soft spot. Kaya kung kalat-kalat yung tingga ninyo, wala na po sa soft spot yun. Automatic, wala po sa well balance yan. Kung nandiyan dyan po yung soft spot, yan lang yun. Hindi pa pwedeng soft spot dito, soft spot dyan. Soft spot dito, hindi pa pwedeng kalat-kalat po yung tingga. Kaya pag may nakita kayo na nagbabalas ng ganyan, kalat-kalat yung tingga, wala na ho agad yan, automatic sa wheel balance. Magsisiro ho yan dyan, kaya nilang isiro yan dyan. Kaya kung isiro rin yan dyan, magsisiro yan. Ang problema, pag tumakbo kayo niya, manginginig. Marami na po kami ginagawa niyan dito. Pag kalat-kalat po yung tingga, manginginig po yan. Okay? Eh, sabihin nyo, Terman, ganun yung ginawa sa amin. Hindi naman ako nakakaramdam ng ano. Baka hindi naman ho, kayo nakakapagpatakbo ng 80 to 100 patas. Doon po madalas yan, lumalabas. Okay? Pag nandito naman yung tingga, iuurong po ito papunta rin 12 o'clock. Na ganun ho yan, bago pa paikutin. Pag nasa baba naman ho, yung tingga tumapat, ibig sabihin no, sobra ng 15 grams. So ganun ho yung pagtamang pagbalance. Okay, kukunin natin yung soft spot. Doon tayo maglalagay ng tingga. Kaya nga tayo nag-a-add para mabalanse. Ngayon kung kalat-kalat ho yung tingga natin, hindi na ho natin nasusunod yung tama o proper wheel balancing. Okay, pareho lang ho yun. Same lang yun ang dikit. May pwede yan. Pero pag may nakita ho kayo nito, may dikit na. Kaya pag may nakita po kayo niyan, dikit dito sa magsumadalas mangyari. May dikit dito, tingga rito, tingga dyan, tapos tingga dito, mali na ho yun. Sa mga future tireman dyan, ayun, pakinote nyo po yan. Ayun, hindi ho pwedeng kalat-kalat yung tingga natin na yan. Kailangan nasa isang pwesto lang yan, clip or stick-on na wheel weights, pare-pareho lang ho yan. Kaya pag nakita nyo yung kalat-kalat, hindi na po pwede. Hindi ho yun nakabalance yung gulong ninyo. Magsisiro-siro ho yun dyan. Ulitin ko, magsisiro-siro dyan. Pero pag tinakbo nyo yan, manginginig ho yan. Okay, tanong. Terman, paano naman kung 10 dito? 10 dito. Ibig sabihin ba nun eh, balance na? Mali po. Kasi oh, ang pag-press talaga niya, kaya ho nagsisiro-siro niyan, ibig sabihin, balance na yung gulong. Ngayon, kung 10 dito at 10 dito, o kaya 5 dito, o kaya 5 dito, tapos, sasabihin ng tireman na okay na, mali ho yun, paulit nyo po yun. Kailangan po, i-0-0 yan. Hindi yung pwedeng ganun. Ulitin ko, ang wheel balancing, binibigat yung balance ng gulong nyo, tsaka yung mags o rim,
pinagtutugma pa po niyan. Hindi po yan binabalanse yung gramo. Okay? Hindi gramo. Hindi porket 5, parehong 5, balance na. Wala po sa balance yun. At tapos po, bakit hindi pa pwede i-zero-zero? E pwede naman kung i-zero-zero yan. Ganun po yung proper na balancing. Clip, stick on. Minsan puro stick on lang, minsan puro clip lang, minsan naman clip saka stick on. Ganito po yun. Kung halimbawa naman ang max nyo ay pwedeng clip, pwede stick on, yan po dapat itsura nyan. Yan. May clip dito, stick on dito sa inner. Hindi po pwede pag may nakita kayong ganyan, mali na yun. Tapos may stick, may clip type pa. Okay? Okay, may nakita naman kayong stick on na rito, clip pa dyan. Mali na ho yun. Okay? Kasi pansinin yung setting nito. Ayan o. Ito po yung max ninyo o rim. Yan pula na yan. Diyan naka-indicate yung positioning. Positioning ng wheel weights ninyo. Ayan o. Clip type siya. Clip type. Ayan. Dikit siya. Clip. Stick on. Stick on. Ito pang setting. Clip type. Stick on. Ganyan lang posisyon ng tingga nyo. Ayan o. Oh. Ayan. Ganyan lang. Ito sa mga special mags na to o rim. Ang ganyan. May outer. Oh. Ganun lang ho yun. Ganun lang posisyon ng tingga nyo. Hindi pa pwedeng ito iilaw lahat yan. Ito ilaw, 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 ilaw. Wala hong ganun. Wala hong ganun na kalat-kalat yung tingga. Okay? Tapos yung setting ninyo, hindi pa pwedeng kalat-kalat o iba-iba yung posisyon ng tingga nyo. So yun lang. Sabihan nyo na lang po yung tireman. Paki-zero-zero nyo na lang po. Okay? Parang ganito lang yun eh. Ano yung mas maganda? May 5 grams pa. Kaya ka nga nagbabalansin ng gulo. May 5 grams pa. O sa wala na. Yun lang. Kahit di na kayo tireman, kaya yun lang po isipin nyo. Diba? Okay? So yun lang po yun. Paano sana nakatulong yun? Sana nagkaroon kayo ng idea. Maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta sa akin. Stay safe po tayong lahat. Okay?